Hello guys, magandang araw. Welcome back sa ating channel. Today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-markot ng pigs. Ito nga pala yung mag-markot natin. Ayan guys. Ang dami niyang bunga. Ang lalaki ng bunga niya. Okay guys, bago lahat, intro muna tayo. Guys, ito pala gagamitin nating medium sa ating pagmamarkot. Pansin nyo, maitim. Kasi guys, hindi ito pure cockpit. Ang ginamit natin dyan, 60% lang na cockpit. Tapos yung 40% compost na cow manure. Yung ginamit natin guys. Minix ko siya nung nakaraang linggo. Kaya yan guys, kita nyo. Parang ano na siya. Naghalo na talaga siya sa dark na kulay niya. Ang bisa kasi ito guys. Para kapag nag-marko tayo, pag naglabas na siya ng ugat, yung ugat na lalabas niya, yung nakakain na kagad ng sustansya, hindi kamukha ng pure cockpit. Pag pure cockpit kasi guys, pag na-harvest na natin siya, yung ugat na yung nahihirapan siyang makasurvive. Minsan, nag-die back. Kasi yung cockpit talaga, parang walang nutrients na nakukuha ang ugat. Hindi kamukha na to guys na may nutrients na kasi meron na siyang compost na cow manure. Ito guys, ang gagamitin natin. Na-imisk na siya. Ito yung mamarkot natin guys. Variety nga pala na to ay Australian Flanders. Nagtaka lang ako guys bakit nagbago yung shape ng dahon niya. Kasi dati one single globe lang to eh. One globe. Ngayon 5 na yata ito, 5 globes na yata ito. Hanggang markot lang tayo sa kanya na isa dito, banda dito guys, para pag dito natin minarkot dito, maglalabas siya ng new shoot para dun siya magkaroon tayo ng bagong sanga. Ay, simulan na natin guys. Kaskasa lang natin guys yan para matanggal maano yung cambium. Yun yan ang ginagawa ko sa pag ako nagmamarkot guys. Tapos may tinitira ako na yan guys, kanya lang ginagawa ko. May tinitira akong area na hindi ko binabalatan yan. Bakit ako nagtitira? Kasi sa tingin ko pag nagtitira ako ng ganyang may balat kasi para may nutrients pa rin na umaakit na nakakarating doon sa kanyang magiging dahon yan. Para pag pinutol ko siya, marami pa siyang nutrients na nakukuha. Habang nag-uugat siya, nakakakuha pa rin siya ng nutrients dito sa mother plant natin. Magiging maganda ang ano niya, hindi siya dry. Ganyan lang guys sa ginagawa ko. Inyo. Magtira tayo ng hindi nabalatan. Balutan na natin guys. Gagamit nga pala tayo ng ito ang gagamit natin parang rooting firm ng sabila o aloe vera sa isa lang natin dito. Tapos i-coat natin siya ng sabila. Ganyan lang guys.
para mas mabilis siyang mag-roots. Ito kasi pinagamit ko talaga na para organic. Hindi ako gumagamit ng mga rooting hormone na nabibili online. So, ito gagamitin natin medium. Ganito lang kadami guys kasi medyo maliit naman yung branch. Pigain nyo lang guys para kumapit siya. Tapos atin na siyang tatalian. Ipitan lang natin guys para talagang kapit na kapit siya, hindi siya yung umiikot. Ipitan natin isa dito. Naigpit lang para talagang hindi siya gumagalaw. Siya gumagalaw, kapit na kapit siya. Ganyan lang guys. Tapos next step, balutan naman natin siya ng alumen ng foil. Para yung moist ng ating gagamitin medium, hindi siya madry. Yun ang pinaka-purpose sa itong alumen ng foil. Tapos medyo mabigat siya, pansinin niyo, baka mabali siya. Lagyan natin siya ng tukol. Ang pinakaba. Ito kami natin yung base. Tsaka natin siya lagyan ng talik. Para safe na safe siya kahit na umangin. Hindi siya mababali. Pansin niyo guys, ito yun. Yung aking pig na to, grab siya. Ayan, pansin niyo, napakalit ng rootstock niya. Is ang rootstock na to. Ang pet lang yan. Ayan yung dugtong guys. Kaya maganda rin talaga ang rootstock ang is. Tsaka kahit sobrang late pa ng kanyang katawan. Pero ang dami na to guys na ibunga. Lalaki ng bunga. Ganyan lang guys ang ginagawa ko sa pag-market. Eh may papakita na ako sa inyo dito. Nasa 2 weeks pa lang siya. Ito guys. Pansinin niyo. Ang ganda ng ginamit natin medium. Ang lalaki ng ungat niya. Pwede na rin siyang i-harvest. Pa. Tayo na lang gunisa. Ayan. Lalaki ng ugat. Silaki ng yung taba ng last day. Ayan guys. Ayan yung last day. Nasa 2 weeks pa lang yan guys. Pero ready for harvest na rin siya. Nakagawa tayo. Nakagawa tayo ng tapos yung yan. Ganda yung ginamit natin medium. Kahit ikat mo siya ngayon,
Kahit abutin siya ng 2 days guys, hindi siya nalalanta. Kasi nga may sustansya nang nakuha sa medium. Hindi ka mukha nung pure kokopit lang. Paglabas ng ugat, parang wala siyang nakukuhang sustansya. Sa medium, pagkokopit lang. Advice ko guys, para yun kasi talaga ang ginagamit ko na ano, kasi before, marami kong mga pigs na na-harvest na nagda-die back talaga. Kasi parang na-dry na siya. Kasi pure kokopit lang ang gamit ko. Pero nang since na naisip ko na lagyan ng manure, compost, yun, simula nun, hindi na ako naka-experience ng die back. Mga 2 days siguro, harvestin na natin ito. Ito may naman nakinak dito kapa nasa hardening stage ito guys. Nasa 1 week pa lang siya pero parang stable na. Hindi ako nagtanggal ng dahon. Halos kakaano lang ito, wala pang 1 week. Kasi yun yung ano niya, halos kalalagay ko. Ngayon pa lang tutuyo. Vestable, hindi na siya mag-dye back. Ito, nakuha ko magwa 1 month na siya. Fully established na siya. Okay guys. Ito guys, yung sample ng mga nauna ko i-markot. Ayan siya. Pwede yung pwede nang i-harvest. Lalo na ito. Galit na galit ang ugat guys. Sabing ugat. Successful guys. Napakaganda ng ugat. Wala nang paglagyan. Salamat guys. So ayun lang guys. Tapos na tayong mag-markot. Guys. Sana may natutunan guys ginawa natin video. Sana kung may natutunan kayo, baka pwede naman paki-like and share. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel para update kayo sa mga gagawin ko pang mga video. Marami tayong gagawin video sa mga lahat ng uri ng mga fruit bearing, kung paano siya i-propagate, i-maintain, at kung paano pagandahin. Okay guys. Tapin muna tayo guys. Nandito na lang guys. Maraming salamat. Until next video, makita-kita tayo ulit.